Hello! Magandang tanghali po. Minasang, konnichiwa. Ako po si Kyoko. My name is Kyoko. Kyoko to moshimasu. I've been living in Tokyo for 5 years. Gusto ko po sana pag-usapan natin ngayon kung ano ba talaga ang buhay dito sa Tokyo. Or in Japan. Depende. Kasi ako nakatira sa Tokyo. So, yun. Normally po, siyempre, paglilipat kayo mula Philippines to here, ang una-una natin kailangan hanapin is tirahan. So, apartment. Yung apartment po dito sa Japan is kaiba sa pagre-rent natin sa Pilipinas. Ang rent, ang paraan na pagre-rent dito ay sobrang iba kasi ang dami mo kailangan bayaran. So, hindi po siya kagaya sa Pilipinas na magbabayad ka ng 2% sa advance, sumadeposit, o ganyan-ganyan, depende. Dito po, kailangan mo magbayad ng key money, ganyan, kailangan pang bayaran ng agency. Kasi hindi po kagaya sa Pilipinas na mag-rent ka directly sa landlord. Kadalasan po rito, gumagamit ng agency para makapag-rent ng apartment. Tapos, kapag nakapag-rent ka na ng apartment, syempre, susunod, hahanap ka na ng work. So, finding a job in Tokyo is actually really difficult depending po sa field na meron ka. So, normally, sa mga tao na kilala ko, especially dun sa mga, of course, Filipino or other foreigner na hindi marunong mag-Japanese, kadalasan po, nagtuturo sila ng English dito sa Tokyo. Which is okay naman po yung pay. I think ang rate po is mga 2,500 yen to 3,000, 4,000 depending po kung kanuka ganyan. Kung syempre, kung puti ka talaga at first language mo is English, of course, they will pay you more. Normally po nag-English teaching or maraming pwedeng job na pwede pasukan, mga tipong restaurant or something like that. Pero, kadalasan po is English teaching. Ang paghahanap po ng trabaho dito, actually, medyo mahirap, especially kung hindi ka marunong mag-Japanese. Marunong mag-Nihongo, basically. Medyo mahirap kasi, of course, syempre, kailangan mo matutunan yung salita nila. Paano ka makakapag-work kung hindi ka marunong. Pero may mga tao din naman po dito sa Japan or mga foreigner dito sa Japan, dito sa Tokyo, na they don't need to learn Japanese to be able to live here for long. Kasi ang trabaho nila mostly is English teaching or consulting or sa hotel, ganyan, maglilinis ka ng kwarto or dun ka mag-cook, ganyan, or something like that. May mga ganun po na work na basic Japanese lang po ang kailangan. Pero kung halimbawang, of course, syempre, kung kailangan mo ng tipong mga tipong hotel management, ganyan, syempre, kailangan mo ng Japanese proficiency. Pero, normally, hindi naman po mahirap maghanap ng work basta meron ka lang tamang visa. Ang mga Japanese naman po kasi hindi naman sila madamot pagdating sa work. Kung gusto mag-work, may work. Pwede ka naman mag-work. Basta kailangan lang at least basic Japanese. Or kung hindi naman, pwede ka rin mag-try, mag-apply sa pagiging English teacher. Kasi Filipino, magaling naman tayo mag-English lahat, diba? So, yun, when it comes to apartment. When it comes to job. Oh my God. I'm still talking about apartment. But... Tapos, syempre, pag nakapag-work ka na, may sahod na. Ang sahod po dito, malaki kung i-compare mo sa dyan sa Philippines. Pero, kailangan nyo rin pong magbayad ng mga taxes, which is, ang laki, depende po sa income nyo. Ganun din po kalaki yung tax na i-deduct sa inyo. Kadalasan, kung halimbawa, kasi ang tax rate po dito is nagre-range from 5% to 40%. Depende po yun sa income nyo. So, yun, tax.
pagkatapos ng tax, kailangan mong bumili ng pagkain. Of course, kailangan mong kumain, syempre. Pagkain, mahal. Mahal ang pagkain dito, especially prutas. Mahal talaga. Ang pinakamurang prutas dito yung galing dyan sa Pilipinas lang sa akin. Yung 5 piraso, 5 or 6 na, ano ba yung lakatan, natundan. Basta yung parang mahaba na saging. Nasa 100 yen po siya. Actually, dole nga yung tatakma. Makikita mo siya sa supermarket. So, yung pinakamura. Kadalasan mahal. Pero, lately po kasi parang mas mura na lang kumain sa labas kesa magluto kasi time-consuming, di ba? Yun. So, ganun po. Ang buhay dito sa Tokyo! Japan! Ganyan. So, parang parehas na, parang Pilipinas din. Parang Pilipinas din, pero mas mahal version. Ganyan. Tapos, medyo hindi mo naiintindihan yung mga kung ano nung binabayaran mong tax. Kasi, walang, parang sobrang dami niya. Hindi mo na maintindihan kung ano ba ang tax na ito at para saan ba ito at ganyan. So, yun. Tapos, yun. So, yun. Sa mga taong tataka kung anong nasa noo ko, ayan po ay... Ano ba to? Hindi ko alam sa... Hindi ko natanda sa Tagalog. Yung... Tigyawat patch. Yan. Tigyawat patch. Sorry. Hindi ko na alam sa Tagalog. Parang tanga. So, yun. So, para po sa mga tao na gustong malaman about Tokyo, kung ano ang buhay dito, or kung ano mga bagay-bagay na gusto nyo makita, please like and subscribe po yung red na pindutan sa baba, pakipindot, yan, click. At see you guys next week for my next vlog!